Eto, Jerry, may tanong tayo para sa ating mga kapatid. Kung kayo po ba ay nadidepress o di kayo nalulungkot, ano ang inyong ginagawa? Oh, kasi importante rin sa atin yung nagre-relax, diba? Nag-unwind. Ang problema, magastos kasi yung ganun. Magastos. Pero ito, may solusyon raw ang Pag-ibig Fund dyan. Ang tawag nila, anti-depression loan. Ikaw ba'y nalulungkot at wala ng panahon sa iyong sarili dahil sa dami ng iyong trabaho o inaasikaso sa buhay? Baka sa opisina ng Pag-ibig Fund mo makita ang pantanggal ng iyong mga stress. Ang dati kasing multipurpose loan, tinawag na ngayong anti-depression loan. Sa stress kasi ngayon sa buhay, sa pang-araw-araw, mabilis, maraming problema. Siguro para mas gumanda pa ang trabaho natin, mas gumanda yung disposisyon natin, magampanan natin lahat ng responsibilidad bilang mamamayan, bilang miyembro ng pamilya, pwede tayo magbakasyon. Bukod sa housing loan, magpapautang na rin daw ang Pag-ibig para sa inyong pang-shopping at pang-bakasyon. Pati na ang pambayad nyo sa gym membership, pasok sa listahan. Para makapag-avail ng loan, kailangan 2 taon na nagbibigay ng kontribusyon sa ehensya ang isang miyembro. Hanggang 60-80% ng naihulog sa Pag-ibig ang pwedeng utangin na may interest sa 10.75% kada taon. Pwede itong bayaran sa loob ng 2 taon. Sagot naman ng mga miyembro sa bagong pakulo ng Pag-ibig. Meron, why not? Hindi ko kailangan yung mga pang-shopping loan ko. Gerard De La Peña, News 5. Sa maniwala po kayo't sa hindi, halos kalahati raw ng bilang ng mga pulis natin ay walang baril. Yan ang problema ang susolusyonan ngayon ng PNP. At mahigit 1 bilyong pisong budget ang inilaan nila para dito. Narito po ang report ni Erwin Tulfo. Sa 4 na taon ni PO1 Patrick Avilain sa Public Safety Battalion ng EPD, 2 taon siyang sumabak sa mga checkpoint na walang baril. After 2 years in service, saka lang ako nabigyan, so bago lang rin to. Sa tala ng PNP, 4 kada 10 pulis ang walang sariling baril. Kung magbibigyan lahat ng mga pulis, mas maganda dahil hindi na nilalagay yung buhay nila sa peligro. Sinimulan na ng PNP ang bidding para sa pagbili ng halos 60,000 9mm pistol na kadalasang ginagamit ng mga pulis. Sa halagang 1.2 billion pesos, ito ang sinasabing pinakamalaki at pinakamahal na pagbili ng armas sa kasaysayan ng PNP. By the time na ma-procure natin ito, we'll be having a 100% fill-up ng ating short firearms. 5 kumpanya lang ang nakalusot sa mahigpit na pagsala ng Bids and Awards Committee ng PNP. Sa totoo lang, wala akong kalokohan, fair and square. Definitely, I can assure you na wala ho itong rig, wala hong pinapaboran. Sa kaunaw na ang pagkakataon, binuksan sa media ang bidding. Sa akin, advantage yun rather than a disadvantage. Kasi nalalaman niya yung mga reliable na supplier. Kahit na ilang beses kwinestyon dahil sa kulang-kulang na dokumento, nanalo pa rin sa bidding ang RS Pinelli Trading. Mahigit 973 million ang presyo nila, mas mababa na mahigit 200 million sa estimate ng PNP na 1.2 billion pesos. Lalabas na 16,254 pesos ang bawat baril. Pero hindi pa nakasisiguro ang kumpanya. Susuriin pa ang bawat baril para masigurong hindi palpak. Ang mga grupong tutol pa rin sa nanalong bidder, pinayuhang dalhin sa Bids and Awards Committee ang kanilang mga reklamo. Erwin Tulfo, News 5. Balingan sports naman po tayo mga kapatid. Matapos ang halos 4 na dekada, nakatakda ng iritiro ni PBA living legend Robert Jaworski ang kanyang number 7 jersey sa July 8. Huling nakita naglaro si Jawo noong 1997 pero hindi pa formal na nagretiro. Sa ngayon, balak daw bumalik ni Big J sa Senado para gumawa ng batas para sa mga atleta. Football naman po tayo. Masama raw ang loob ni LA Galaxy midfielder David Beckham dahil hindi siya napasama sa British football team sa London Olympics. Isa pa naman si Beckham sa mga nagsulong na gawin sa London ang Olympics ngayong taon. Ganunpaman, suportado pa rin naman daw niya ang mga kababayan. Absent din para sa men's US basketball team si Miami Heat guard Dwayne Wade. Nakaka-champion lang. Pinayuhan kasi si Wade na sumailalim sa operasyon sa tuhod habang nakabreak ang NBA season. Update naman po tayo sa lagay ni Comedy King Dolphy. Patuloy po ang pagbuti ng kondisyon ng aktor ayon sa kanyang anak na si Eric Kizon. Nawala na ang internal bleeding ni Dolphy at mas bumuti na raw ang lagay ng kanyang mga kidney o bato. Kanina, humingi raw ito ng orange juice at tubig. Pahinga rin daw muna sa dialysis si Dolphy ngayong weekend. Ikinatutuwa rin ng pamilya Kizon na nagagawa pang magpatawa at makipagbiruan ni Dolphy sa kanyang mga nurse.
parang naglolokohan sila ng ganun. The nurses, nag-ano sila, tsaka yung ibang mga kapatid ko, biglang gumanon daw yung daddy ko. Dumila siya. So, that's just an expression na yun, parang bela at parang ganun. So, that's good news po. Ano? Ito naman nakakaiba na ating mga videos ngayong gabi. Nag-hit po sa YouTube. O kaya YT na lang para wala pong away sa mga netizens. Ano? Ang muna yung pagkanta ng isang aso ng kantang Call Me Maybe. Ngayon, lumabas naman ang dog version ng kanta ni Adele. Isinakto ang pagtahol po ano, ng aso sa tugtog na Rolling in the Deep. Pati ang bawat frame na original na video ginaya po sa parody na ito. Pero may tema po ng aso siyempre. Okay, sa iba naman tayo mga videos. Ano, ano kaya kung maging action movie ang cartoon na Dora the Explorer? Panoorin niyo po ito. Yan po, nakikita nyo ay parang pinagtripan ng website na College Humor ang tawag sa trailer. Inutusan si Dora na ibalik ang bagay na ninakaw ni Swiper the Fox. Ipinakita dito ang karamihan ng mga cliché sa Hollywood action film. Pero siyempre, hindi rin nawala ang mga elemento ng cartoon tulad ng mapa, backpack at ang pinsan niya. O, nandun pa rin po si Diego. Susunod po nating papakita siguro mga parody naman na mga pusa. Ano. Sa Lunes, sa mga na iba pang kakaibang videos, dito lang po sa Wi-Fi. Ano masasabi niyo doon, Cherry Paolo? Puro aso, no? Oo, pero ito, bago tayo magtapos, gusto ka muna namin siyempre batiin sa pagkapili mo na makabilang dyan sa reporting tour ng U.S. State Department Foreign Press Center. Alam niyo, mga piling mga media men lang ang pasok sa reporting tour na yan. Sa katunayan po, 12 journalists lang mula sa iba't ibang bansa ang kabilang dyan.